ay kapagarniho ang luto ng humba, wari ko'y mapaparami na naman ang kain. At dahil nga niyo madalas na sa bukid ako nagaluto mga kamangyan, ay ayan o si tatay, nagatnan ko na nag-iipon ng mga panggatong. Habang si tatay Udian ay nagapakairap, kami naman o ni nanay ay andi nilaan sa tabi at udo chismisan ay aruya. Ay di nagakwentuhan o kami dyan ni nanay ng mga kung ano-ano. Tas ka ako, ay kailan baga ako balak pag-asawahin? At aba ay sayang ang lahi. Ala ay hindi ho, baka sabihin niyo na naman puro pag-aasawa. Ang tinanong ko ho talaga diyan kay nanay ay ilan ho yung gusto niyang apo. Uy, hindi! Sabi ko ho ay kahit ilan, basta wag mababa sa 7. Aba ay kasaya ho nun ha, dahil pwedeng utusang umigib at saka bumili ng mantika sa labasan. Ay aruya. Ngayong araw ho pala ay magagawa si tatay ng balon. Gawa ng diga ho ay malayo-layo pa yung inakuha na namin ng tubig. Ay syempre ho, maganda yung malapit-lapit kasi no to LDR. Hoy, iba naman yun. Tapos ho, nagatong na rin ho diyan si tatay ng apoy dahil magluto daw ako ng humbang pata. Akala ko ho ay siya ang galuto, ay ako pala. Ang galing din. Pero dahil nagapalakas ho tayo kay nanay at kay tatay, ay siya, sige ho, kahit anong gusto niyong ulam, sige. Ay naiyamot pa nga ni ho diyan si tatay, gawa ng andami daw ho nagapangkagat sa kanya na guyam. Ay siyempre, akagatin kanyaan at yan nga ni ay guyam. Alam nga naman makipagkwentuhan niyan sa iyo. Ano? Ay pagkatapos ho ni tatay magdupong ng apoy, ay di bumalik na ho siya doon sa inagawa niyang balon, gawa ng balak ho niya, ay ngayon na rin nung tapusing araw. Habang busy naman ho doon si tatay, ay di napagdesisyonan ko na magsimula na magluto para pagkatapos ho niyang gumawa ng balon, ay di makain na lang ho siya na rin request niyang humbang pata. Ano? Bali ho, apakuluan ko lang sa tubig ng mga ilang minuto lang, mga 12 minutes lang siguro. Wala hong nakalagay na kahit na ano sa tubig, basta tubig lamang. Bali ho, tinakpan ko na tapos hintay-hintay na lang ng ilang minuto. Update pala sa inagawang balon ni tatay mga kamangyan, medyo malalim-lalim na ho. Ay baka nagataka ho kayo kung bakit walang katulong si tatay sa paggagawa niya ang balon. Gawa nang meron naman ho sana, ay kaso nga laang ay biglang naging busy, may inagawa daw na bahay. Pero sabi naman ho ni tatay, ay kaya naman na daw ho niya yaan, gawa nang nakapagawa na daw siya ng balon dati pa. Tapos dumating ho dyan si nanay at talagang binidyohan pa si tatay. Ano? Imbis na punasan ng pawis at bigyan ng tubig, binidyohan laang, tama. After ilang minuto nga ni ho mga kamangyan, ay garni na ho yung itsura nung inapakuluan ko ho na pata. Ay kung mapapansin nyo ho, merong mga nagalabasa ng mga bula-bula gayan, sadya daw ho yung inatagtag. Pagkatapos ho mapakuluan mga kamangyan, ay kinuha ko lang isa-isa yung mga pata. Tapos yung pinagpakuluan ay tinapon ko na laang. So wag ho kayong manginayang doon, gawa na wala pa naman doon yung pinakang lasa ng karne, gawa nang yun ay madumi-dumi pa. Ano? Pagkatapos ho noon mga kamangyan, ay nilinisan ko lang ho aring karne para talagang malinis. Ay syempre ho, kailangan ho talaga ay gayon, gawa nang baka mamaya may magsakit ang tiyan diyan. Ay naku, ay akong masisisi. So pagpapakulo ho mga kamangyan, naglagay lang ho ako ng asin, pamintang buo at saka daw ng laurel. Ay ngayon ho, mas matagal yung pagpapakulo, mga 30 minutes hanggang 1 hour para talagang siguradong malambot ho yung karne. Tapos ho, yung pinagpakuluan na tubig na yan, agamitin ho natin yan mamaya. Ay, for the go. Tapos ayun ho, hintayin lang natin na lumambot yung karne. Tapos ho, pagkakita ko kay tatay, abawari ko ho, ay pagod na ano. Ay, di binigyan ko ho muna ng tubig para naman mawala-wala ang pagod kahit kaunti yo. Pero sabi ho niya, hindi daw ho tubig ang kailangan niya, kundi kwarta. Tapos ho, hinahanap ko si nanay, bakit biglang nawala? Abaw ay andun pala sa damuhan at naggagamas na doon. Tapos ho, habang hinahintay ko yung aking inapakuluan, ay di naghanda na muna ako ng mga agamitin. Ay di nagayat na ho ako ng bawang at saka ng sibuyas. Bali, iba-iba pa rin ho yung way ng pagluluto natin ng humbang pata mga kamangyan. Kahit ho kami ni tatay, magkaiba kami ng paraan kung paano magluto ho na rin. Di pagalingan na lang. Ano, chas. Nung alam ko na ho malambot na yung karne mga... Karne? Ayun, naglagay na ho ako ng mantika, tapos bawang at saka ng sibuyas. Inaluhalo ko lang ho yaan ng konti mga kamangyan hanggang sa mag-golden brown yung bawang. Golden brown. Tapos isa-isa ko na ho dyang nilagay yung karne. Pwede namang sabay-sabay, pero bakit inisa-isa ko pa? Pinahirapan ang sarili. Inaluhalo ko lang ho ng kaunti, tapos sinunod ko na ho aring pineapple juice. Tapos isusunod ho dyan ay yelo. Ay, huy, wala nun. Tapos ho, sinunod ko yung pinagpakuluan kanina, yung pangalawa na. Kasi dyan din ho magmumula yung napakasarap na lasa. Huy. Tapos areho yung tausin na inatawag. Hindi ko lang ho sure kung yun talaga ang tawag daw. Tapos ho, yung bulaklak ng puso ng saging, nasa 20 pesos ho, are kapag bumili kayo sa palengke. Nilagyan ko na rin ho ng kaunting toyo at saka ng suka. Nilagyan ko na rin ho ng dahon ng laurel at saka ng paminta. Tapos ho, yung nor para mas masarap. Huy, nor baka namin. Tapos ingat-ingat ho pala sa paghalo, gawa ng malambot na yung karne. Baka, girl, magdurog-durog na yun. Tapos, syempre ho, asukal para pangbalanse ho ng lasa. So, tansyahin nyo na lang ho yung asukal na alagay doon. Tapos, hintayin na lang ho ng kaunti hanggang sa kumapit yung lasa doon sa karne. Tapos, sari ho mga kamangyan, hindi ko sure kung nabanggit ko na sa inyo dati pa. Pero, ayun nga ni, dati pala ang ay magsasaka na ho si tatay. As in, hindi pa ako napanganak din sa mundo, ay talagay magsasaka na siya. Ay, syempre ho, natanda na siya. Tapos, sa bukid, mainit, mapagod, gayan. Tapos, ho, kinausap po namin siya, baka
gusto niya ay sa bahay na lang, magapahinga, gayon, nood-nood na lang ng TV, tapos may aupahan na lang ng tao doon sa bukid para siya hindi napapagod. Eh di magatahan-tahan lang siya din sa bahay o asundan yung bunso namin. Ay, aray, ay, hindi na pala pwede. Kaso nga nila ako ay ayaw pumaya, gawa nung syempre nasanay na yung katawan. Syempre hanap-hanapin yun. Ay, baka lalo lang daw magkasakit. So, yun. So, yun na mga kamangyan, may tubig na ho. Siguro bukas o sa isang araw, pwede na ho magamit yung tubig na yan. At update ho sa inaluto ko mga kamangyan. Ay, grabing nakakapanglaway. At dahil nga niyo, hindi ko na rin matiis yung gutom ko, abay, kinuha ko na ho para kami ho ay makakain na. Abay, kumuha na rin ho kayo ng baudi yan para tayo ay sabay-sabay na yun. Tinawag ko na rin ho para sila nanay at tatay. Gawa ng aray, gutom na rin ho kanina pa. Ay, kanina nga niho, di gaman din ay matagal-tagal din pinakulaan aring karne. Abay, anong tagal daw? Inip na inip na daw naman sila. Ay, kahit wag na daw ho palang buti ng todo at kaya daw naman ng mga ngipin nilang nguyain. Ay, abaw. Tapos arihong humba mga kamangyan ay favorite ho talaga namin magkakapatid. Siyempre ho, lalo na yung luto ni nanay at ni tatay. Hoy, nagapalakas. Tapos diga ho yung dalawa kong kapatid, sina kuya, nandun sa Marikina. Pag nag-request sila ng mga ulam na apadala doon galing din sa Marinduque. Galing din sa Mindoro, kunyari longganisa, munggo, yung mga ganyan. Hindi rin talaga nawawala yung humba. Isa pang nakakatuwa kasi sa humba ay ang tagal mapanis. So, kahit gano'ng karami yung luto, ay di, ainitin na lang ng ainitin. Tapos gayon pa rin yung lasa. Mas matagal nga ni, mas nasarap pa yung... Tapos sa mga kamangyan, di ka ho nung last na vlog ko, ay di kayo sinabi ko ho yung mag-comment kayo kung anong edad kayo nagpakasal or anong edad ninyo balak mag-asawa. Aba, ay nakakatuwa ho. Sobrang dami ho talaga nag-comment. May pasensin pa ng mga picture yung iba. Siyempre ho, merong mga bata, meron din namang mga matatanda, meron ding tama laang. Ay, siyempre ho, hindi naman ho talaga natin masasabi kung kailan bigay ni Lord. Ay, kunyari, ngayon, gustuhin ko ng mag-asawa. O, tapos hindi pa naman ibigay ni Lord talaga, hindi pa raw panahon. Ay, kung ibigay ay mga 40 years old pa ako, ay, Lord, baka naman makikiusap-usap di yan sa taas. Ay, wag naman ho gayong katagal. Ay, talaga, ay, medyo mainip din ho yun, ano? Ay, pagkatapos ho namin kumain mga kamangyan, ay nag-intindi na ho agad kami gawa ng aba, ay, nag-imbita ho sa amin na chef. Malapit lang naman ho aredini sa amin. So, ayan ho, si Chef MJ Damangyan Chef. Yo. Ay, ako ho, mga kamangyan, ay nagataka. Abay, ang daming tao. Ay, reunion ho pala ng family ni Radini. Ako ho, ay pangitingiti lang di yan. Pero ako ay sobrang kabado na. Gawa ng syempre ho, chef yan. Ay, ako ay nagaluto-luto bang din sa bukid. Ay, baka ako nakikita niya na mali yung aking paggagayat ng bawang at sibuyas. Abay, ako naman ho, agad ay hinamon sa paggagayat niya rin pakuan. Grabe ka naman, chef. Pero syempre, kamangyan niya, hindi magapatalo. Ay, malay niyo ho, dyan nakasalalay ang aking pag-aasawa. Ay, so, ayan, tinanong-tanong lang ho ako ni Chef kung kailan daw ho ako nagsimula mag-vlog. Tapos, about din sa love life, aray. Ah. Pero, Chef, nasa tabi-tabi lang si tatay. Mag-ingat ka sa mga tanong. Huy. So, ayan, mapapanood niyo ho yan sa kanyang Facebook page. Yo. Tapos, aray naman ho, si Chef Katrina. Aturuan daw ho niya akong gumawa ng California makina sushi. Huy. Ay, di sabi ko po ay, sige, para ako'y may maihain naman na kakaiba sa aking magiging asawa. Huy. Ay, di ka ho ay sinimulan na ni Chef gumawa. Aba, ay maya-maya, isabi, ay ako raw naman ang masunod. Aba naman. Ay, di ginawa ko na rin ho, kahit ako ay kabadong todo, ano? Ay, chef, ano ba naman yung mga ngiti na yaan? Sa totoo lang ho, mga kamangyan, ay nakakatikim-tikim na rin ho talaga ako ng mga garni. At talaga gustong-gusto ko ng lasa ng mga sushi. Parang feeling ko ho, naglilihin ako. Uy, walang gayon. Ay, buti na lang ho, at tinuruan ako ni rin na chef. Ay, di ako ay may natutunan na bago. Yun. Madali naman pala siya matutok. Ay, huwag niyo naman ha akong pakapurihing todo at baka mamalay kayo, ninong at ninang na kayo ng mga magiging anak. Uy, walang gayon. At ayun ang mga kamangyan, walang halong keme, sobrang sarap po talaga. Gawa ng gusto ko nga rin ng mga gayan. So ayun na, pwede niyo rin i-contact yan si Chef Katrina. Yun. Abay, ako nga niyo, ituwan-tuwa din ni kay Sir. Gawa ng pagkatikim ho. Abay, may inabot sa akin na chocolate. Aray, ah. Abay, siya, ininom ka rin ho. Ay, hindi. Ay, di tumikim din ho, di yan yung aking boyfriend. Ay, hindi, yung akin hong bunsong kapatid. Ayun. Tapos ayun ho, bago kami umalis, may pabaon pa si chef ng mga garnis. Salamat ho na marami. Tapos ho, kanina ko pa ho hinahanap si tatay. Bakit kanina pang nawawala? Ay, abaw ah, ay nagamukbang na ho pala din ni kanina pa. Tatay, yan ay para sa nag-reunion, hindi para sa atin. O, ay siya ay babay na rin ho, at ako ay makain-kain na rin ho din. Ah. Aray ah.